Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Sa araw na ito, ginugunita natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Kabilang narito ang mga minamahal nating nauna na sa atin. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapadakila at pagbuhay sa mga nananalig na iyong minamahal, kami tinubos ng anak mong namatay at nabuhay. Kaya naman ang mga kapatid naming pumanaw, taglay ang kabatiran sa misteryo ng pagkabuhay, ay pagintapatin mong magkamit ng ligaya sa piling mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig sapagkat Siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita at hindi rin makikita, mga matang sadyang sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang tainga, hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagamat at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo namay mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kumubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, November 2, ay pinagdiriwang natin o ginugunita natin ang mga kaluluwa, ang mga yumaon nating mahal sa buhay, ang mga yumaong Kristiyano. Pero minsan po, no, sa pag ako po ay nakakadalaw ng simenteryo, no, minsan naisip ko po, ano kayang pakiramdam ng mga patay kapag isang beses sa isang taon lang sila naaalala? Isang beses sa isang taon lang pinagtitirika ng kandila o kaya ipinagdarasal. Ano kayang pakiramdam nila? Siyempre, wala, hindi na natin alam, no? Pero tayo ngayon na buhay pa, paano kung tayo nga ay mamatay? Dahil alam niyo po, ang kamatayan ay isang realidad na dapat nating harapin. Ang kamatayan, taliwas sa nararamdaman ng lahat, hindi dapat kinatatakutan. Pag sinabi nga natin, malapit ka ng mamatay, magna-knock on wood yan. Pag sinabing knock on wood, wag naman sana. No, wag naman. Pero imbis na katakutan ang kamatayan, pinaghahandaan iyan. Pinaghahandaan. Pag naghahanda tayo, siyempre, ang kamatayan kasi isang paglalakbay. So, kumbaga, kung maglalakbay tayo at kung excited nga tayo dahil nga kailangan natin pagdaanan ng proseso ng kamatayan bago tayo makarating sa langit, dapat excited, di ba? Dapat natutuwa tayo. Hindi ko lang talaga alam kung ano ang dahilan ng bawat isa kung bakit natatakot o kaya pag sinabing, wag muna, okay lang naman, no? Wag muna. Pero hindi ibig sabihin hindi natin ito paghahandaan. Ang kamatayan po, kasi no, sabi nga, ang buhay natin dito sa mundo ay may katapusan. Pero hindi pa ito yung wakas. Mayroon pang buhay pagkatapos ng buhay natin dito. At yun yung dapat natin mas pagtuunan ng pansin saan tayo mananatili pagkatapos ng buhay natin dito. Yan yung mga tokpo ni Monsignor Ding noong Sunday tungkol sa impyerno. Kagabi ay tungkol sa purgatorio. So mamayang gabi po ay tungkol sa paraiso. So saan tayo pagkatapos ng buhay nating ito? Yun po yung mga realidad, mga katotohanan na tanggapin mo man o hindi, paniwalaan mo o hindi, mangyayari at mangyayari yan. Pero sana po no, sa narinig natin mga pagbasa, ang sabi po sa Aklat ng Karunungan, kasi ang inaakala ng mga tao na ang kamatayan, yung mga namatay na, ay pinarusahan ng Diyos. Parusa sa kanila ang kamatayan. E kung tutuusin, dapat nga natin silang kainggitan. Kasi tinan mo tayo dito, naghihirap pa tayo, puro kasama ng loob, ang dami mong pinoproblema, ang lungkot-lungkot na ng buhay mo dito pa lang. O di ba dapat tayong mas mainggit sa kanila dahil sila ay namamahinga na. Di ba? Namamahinga na, parang ang sarap naman ng buhay, no? Namamahinga na, bakasyonista na. Tapos na ang lahat ng kanilang alalahanin. Tapos na ang lahat ng mga problema, hindi na magkakasakit, hindi na magugutom. Ang sarap ng buhay. Ang sarap ng buhay nila doon. Diba sabi po yun, ang ganda ng paliwanag ni no, sa Aklat ng Karunungan. Kaya akala lang ng tao no, na sila'y pinaparusahan, pero sila'y nasa piling na ng Diyos. Eh sabi ko, pag dumadaalaw po ako, no? Pag dumadaan ako sa sementeryo, kailan kaya ako dyan? Kailan kaya ako mapupunta dyan? Kasi kung meron tayong ganyang pag-iisip na talagang isang araw, mapupunta tayo doon, no? Maswerte na nga kung meron tayong nicho, o kaya naman, nasa urn, no? Eh talagang
bawat sandali ng ating buhay ay sinisikap natin maging tama ang ating pamumuhay. Kasi yun yung paghahanda na hinihingi sa atin ng Diyos. Maging si Kristo po, ang poong Jesus Nazareno na tinititigan natin, dumaan sa proseso ng kamatayan. Namatay para sa kanyang mga minamahal. Mabuti o masama, namatay siya para sa lahat. Pero muli ding nabuhay para sa lahat. Kaya nga sa Ebanghelyo, no, sabi niya, sisikapin talagang lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama ay titiyakin niya na hindi mawawala. Ang lahat ng manalig magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, sana po, no? Huwag lang tayong makontento na magsisimba tayo kasi mahihingin tayo sa Diyos. Magsisimba tayo kasi meron tayong hinaing sa Diyos, hinaing sa buhay natin. Puro na lang hinaing, puro tayo, no? Parang ganun ba? Subukan nating mabuhay sa panahong ito. Kahit na may problema, tiyakin pa rin natin mabuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Para isang araw o anumang oras, anumang araw dumating ang kamatayan para sa atin, nakangiti tayong haharapin ito. Lahat may katapusan. Maliban na lang kung ayaw mong matapos ang problema mo. Ayaw mong matapos ang pinagdaraanan mo. Pero alam ng Diyos, napapagod ka, nalulungkot ka, at handa siyang damayan ka. Muli, ang kamatayan hindi dapat katakutan, kundi dapat pinaghahandaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos tamang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ng ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan naway hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, ang mga taong, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang nagpapalinis na pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa mga kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin,
bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang habag na nahayag sa purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakikilala kay Kristo, noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O manaming lumika sa dugong dumanak kay Kristo sa igapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga yumao, maganap nawa ang paghahain ito upang ang inyong mga dinalisay sa tubig ng binyag ay laging maging malinis, pakundangan sa iyong mapagpatawad na pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayundin naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol ni San Juan Bautista at na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang lugtayin tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang piging ng anak mong inihain at muling nabuhay, ay kinamtan niyang kapatawaran ng mga kasalanan, ay tamasahin nawa ng mga lingkod mong pumanaw, na umaasang ikaw ay makakapiling kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kaming nagmamakaawang, kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Po na muna po ang lahat.